Balik bansa na po si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang state visit sa China. Pero ang ilang grupong umaasang maayos ang tensyon sa West Philippine Sea, dismayado sa ilan na pagkasunduan ng Pilipinas at China. Saksi, sina Maki Pulido at Ian Cruz. 4:57 ang hapon, nakauwi si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang state visit sa China. Inimbitahan daw niya si Chinese President Xi Jinping at kanyang misis na bumisita rin sa Pilipinas. Bago yan, naging masinsina ng usapan ng dalawang leader. I emphasize to President Xi how my administration intends to pursue an independent foreign policy, that we are more than willing to cooperate whenever possible in the pursuit of regional peace and our two countries' national interests. Pangunahin sa mga tinalakay ang issue sa West Philippine Sea, isinumbong daw niya ang pangaharas ng mga Chino di lang sa mga mangingisdang Pilipino, kundi sa mga miyembro ng Philippine Navy at Coast Guard. Doon daw nagkasundo ang dalawang leader magkaroon ng kompromiso para maiwasan ang di pagkakaunawaan. I was very clear in trying to talk about the plight of our fishermen. And the president promised that we will find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. Sa 14 na bilateral agreement na pinirmahan ng dalawang bansa, kasama rito ang kasunduang magtatatag ng mekanismo sa komunikasyon sa mga maritime dispute. Matatanda ang sari-saring diplomatic protest ang inihain na ng Pilipinas dahil sa pangaharas umano ng mga barko ng China sa mga Pilipino mangingisda kabilang sa Scarborough Shoal. Sa pag-arap sa media bago umuwi, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi pagkakaroon ng bukas na linya ng komunikasyon ang karaniwang nagiging sanhinang tensyon at gulo. I see it as a lack of communication or rapid communication. So sabi mong gumawa tayo ng paraan para kung may problema from either side, sabihan nyo, magsasabi kami sa inyo kagad, sabihan nyo rin kami kagad. Bukod sa mga napagkasunduan, handa na rin daw ang China ituloy ang naundot na usapin tungkol sa joint oil at gas exploration sa mga lugar na walang territorial dispute. Kung si Pangulong Bongbong Marcos natutuwa sa kinalabasan ng pulong kay Chinese President Xi Jinping, dismayado naman ang fishermen's group na pamalakaya. Ang nangyayari ngayon, parang tayo mo yung nakikiusap ka China. Hindi raw kasi maibsan ng pangakong kompromiso ng China ang hirap na nakapalaot muli ang mga mangingisda mula Bataan at Zambales sa mga tradisyonal na nilang fishing ground. Ilan nga raw sa kanila lumipat ng lugar ng pangisdaan dahil sa panghaharas ng China Coast Guard. Tingin naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat ituloy na ng Pilipinas ang sariling pagtuklas sa Recto Bank o Reed Bank tulad ng ibang bansang hindi nagpasindak sa China. Matatanda ang naputol ang naunang pag-uusap ng China at Pilipinas kung saan binalak gawin ang oil exploration sa Recto Bank. They don't want to explore with us because sabi nila they will explore only with us in non-disputed area. Ang ginagawa nila, pinipressure lang tayo para we will give them part of the Reed Bank. On our own, we will be forced to agree. Ganyan naman ang bully eh. Anya, may tuturing na disputed area ang Recto Bank dahil sa pag-angkin dito ng China. Kahit sinabi na sa napanalunan nating arbitral ruling na bahagi ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May makukuha nga ba ang Pilipinas sa mga bagong kasunduan nito sa China? I think it's a game, no? It opens up direct links, no? We have a way of telling them immediately what the issues are. The question is always, so anong gagawin la afterwards when we send, when we communicate to them the issues that we have? Tingin naman ng security analyst na si Romel Banlawi, big step na may general framework ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at China para mapahupa ang tensyon. They need to strengthen their navy-to-navy contacts in order to avoid any untoward incidents on the grounds. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido at Ian Cruz, kami ang inyong saksi. Makaiga ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.